May bago na naman tayong isda dito sa ating drip plant box. Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. Lahat ng mag-order sa aming TikTok shop ay makakatanggap ng Jinbei stickers. So add to cart na drip, checkout mo na yan. Dry tubi. Ano pang hinihintay mo? Add to cart na drip, checkout mo na yan. Culling time na dito sa ating 75-gallon PKBM tank. Tatanggalin na natin ulit yung mga round tail na makikita natin. Ikikip lang natin dito yung mga liar tail. Marami nag-inquire sa akin kung binibenta ko na tong mga PKBM na to. Actually, hindi ko pa sila binibenta. For keep lang talaga sila. Gustong-gusto ko lang talaga tong mga to dahil napaka-perfect niya sa aking fish collection. So makikita nyo pa rin dyan yung ating mga PKBM breeders. Andyan pa rin siya. Ang hirap i-register ng camera kasi sobrang puti nila. Sabi ko nga soon, pag nagka-budget-budget tayo ay i-re-rescape ko tong ating 75-gallon tank na collaboration namin ni MC Fishes. Gusto ko siyang gawing simple naman this time kasi the past two designs nitong ating 75-gallon tank ay medyo complicated or medyo busy tingnan. Next design na gagawin natin dito ay medyo simple na lang. So right over here, may mga makikita tayong mga lyre tail. Napakaganda na yung mga ibang male. Meron ako favorite dito eh. Ito yung pinaka-favorite kong male breeder natin. And meron siyang ribbon tapos ang ganda-ganda niya. Ayan yung mga isda natin dito. So ngayon tatanggalin natin yung mga round tail na makikita natin dito sa ating PKBM tank. Tulad nitong isang very compact na to. Ayan, sobrang cute niya. Yung mga fry na gaganyang kaliliit, hindi ko muna tatanggalin dito sa tank. Hayaan muna natin sila dyan. Pag medyo lumaki-laki na yung mga fry na yan, tsaka na tayo magka-culling process. For now, kung ano lang yung visible na round tail na makita ko, yun lang yung tatanggalin ko and ililipat natin siya sa ating drip plant box. Nakuha ko na yung mga round tail natin. Yung mga ibang medyo sinususpetsahan ko pa na posible pang maging lyre tail, hindi ko muna siya kinuha. Iniwan ko muna siya dito sa ating 75-gallon tank. Soon, kapag medyo lumaki-laki sila, magiging super visible naman yan. So, doon na lang natin sila i-culling kapag medyo malaki na yung mga ating PKBM fry. Nga po pala, wala pa rin nagki-claim nung ating giveaway na common goldfish. Ayan, meron pa rin tayong 5 sets. So, kung gusto nyo mag-claim dito, follow nyo lang si Dance with Von. Tapos, punta na kayo dito sa Drip by Vinci. Dito na tayo ngayon sa ating drip plant box kung saan naglagay tayo ng mga round tail PKBM noon. And papakita ko na sa inyo yung status niya ngayon. Makikita nyo over on that side, nagkukumpulan yung mga naunang set natin na nilagay na PKBM. Nandyan pa rin sila. Buka naman nagsithrive sila dito sa ating drip plant box dahil sobrang daming source ng food dito. Makikita nyo dun sa mga gilid-gilid ay tinutubuan ng mga lumot. Ayan guys, so makikita nyo dun sa sides na nag-grow na yung mga lumot-lumot dito. So perfect yan. Kinakain din yan ng ating mga PKBM dahil sila ay omnivores. Status ng ating plant, sobrang haba na ng ating mga jungle valisneria. Kitang-kita nyo naman. Ito may mga na-harvest ako na red rubin. Ito ay for out na. DM lang kayo sa aming FB page. Ito ay available for pickup or lalamove only. Tapos marami tayong mga hydrilla dyan na for out na rin. Sobrang dami. Mga tininim kong octopus ay naghahabaan na naman. Plus yung Ambulia garden natin dun sa ilalim ay konti-konti na siyang napupuno. So nung nakaraan nga, nagtanim ako ng 7 pots ng Ambulia. Kita nyo na nagiging lush na yung kulay niya. Tumutubo na sila. Pero meron pa rin tayong mga bald spots dyan. Tatanimin natin yan ng Ambulia really soon. Itatransfer ko muna itong ating mga PKBM round tail dito sa maliit na container natin. Ang gagawin ko na lang ay mag-add na lang ako ng tigo 100 ml every 10 minutes ng tubig dito sa container na to. Kasi pag nilagay ko yan ay tataob lang yung container na yan dun sa ating plant box. Acclimation time is done. Okay na to para sa ating mga PKBM white eye na round tail. So, i-add na natin sila dito dahan-dahan sa ating drip plant box. Ayan, makikita nyo na unti-unti nang naglalabasa ng ating mga PKBM white eye na round tail. So, dagdag na naman sila dito sa ating drip plant box. Sobrang cute nila, para silang mga white specks na palutang-lutang lang dito sa aking aquatic garden. Nahayaan ko lang silang mabuhay dito. Eventually, yung mga super cull pwede natin gawing test fish. Yung mga iba naman pwede lang natin i-keep dito para maisda naman tong ating drip plant box dahil wala naman nakalagay dito kundi mga shrimps, assassin snails. Pero yun nga, sabi ko, meron akong nakita ditong drip serve. Ayun, no, nakikita nyo yun.
Ayun no, nakita nyo yun, yung gumagalaw na yun, yun yung bago na naman nating drip survivor na hindi ko pa mahuli-huli dito sa ating drip plant box kasi sobrang dark pa ng kulay niya. Eventually, pag nahuli natin yan, ililipit natin yan dito sa ating drip goldfish box kasi nandito na yung mga other drip survivors natin noon. Ito, nakita nyo yung medyo medium size na yan. Yan yung pinakauna nating drip survivor. May mga maliliit pa dun sa side na yun na hindi pa fully nagmo-molt into orange color. I think mga 4 na or 5 yung nahuli kong drip survivor and nililipat at nililipat ko na lang sila dito sa ating drip goldfish box. Yun lang muna for now dito sa ating drip plant box. Naglipat lang talaga tayo ng isda. Soon pag nahuli ko yung bago nating drip survivor ay i-update ko kayo pag transfer natin siya sa goldfish box. Bye guys!